isang grupo ng mga lalaki. Aksidenteng nahulog sa bunganga ng isang aktibong bulkan at natrap sa loob nito sa loob ng 2 araw at himalang nagawa nilang mabuhay mula dito. Ngunit papaano ba sila napunta sa loob ng bulkang iyon at papaano nila napagtagumpayan ang hamon na iyon sa kanila? Ayan ang mga katanungang ating sasagutin para sa araw na ito. You know, what's up mga idol? Maligayang maligayang pagbabalik na naman sa ating channel. Maraming maraming salamat din sa pag-click ng videong ito. Ngunit bago natin ito simulan, ay kung ngayon ka palang napadaan dito at mahilig ka sa ganitong mga content, ay inaanyayahan kita idol na i-click ang subscribe button. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kwentuhan natin. Kapag ang isang helicopter ay biglaang nawala sa kontrol at aksidente itong bumagsak, tila isang bangungot na, hindi ba? Paano pa kaya kung ang helicopter na ito na nawala sa kontrol ay hindi lamang basta-basta babagsak kung saan-saan? Paano pa kaya kung ito ay susuot sa isang aktibo at nagngangalid na bulkan? Ang kwentong ating pag-uusapan mga idol ay hindi gawa-gawa ng aking imahinasyon lamang. Hindi rin ito isang palabas na tumatalakay sa isang mapanghamon na buhay. Ang kwentong ating pag-uusapan ay pawang katotohanan lamang at nangyari ito mahigit 20 taon na ang nakararaan. Nang ang tangkad ni Craig Hosking ay sumapat na para makaabot siya ng pedal, agad siyang tinuruan ng kanyang ama na magpalipad ng helicopter. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na sa edad na 16, isa siya sa mga pinakabata na nakakuha ng lisensya bilang isang helicopter pilot. Naging isang successful na aerial photographer din si Hosking. Sa katunayan nga, ay isa siya sa mga tao na nag-ambag ng napakalaking kontribusyon pagdating sa larangan ng filmmaking noong mga kapanahunan niya. Dahil na nga, isa siya sa mga batikan pagdating sa larangan ito, maraming mga opportunities ang inaalok sa kanya. Isang araw, si Craig Hosking ay inalok ng isang television network na magsagawa ng film sa aktibong bulkan doon sa may Hawaii. Agad naman itong tinanggap ni Craig Hosking dahil sa laki ng kikitain niya mula sa proyektong ito. Mayroon pa siyang 2 tao na makakasama niya sa proyektong ito. Ang una ay si Michael Benson na kanilang cameraman at ang kanilang film technician naman na si Christopher Daddy. Ang helicopter na kanilang sasakyan ay ang Bell 206B3. At si Craig Hosking mismo ang magpapalipad nito patungo doon sa may Hawaii. Ang grupo nila ay dapat sanang magpupunta sa bulkan ng Kilauea upang doon magsagawa ng pagbibidyo. Kaya nga lang ay mas interesado ang kanilang grupo sa isang bulkan na kung tawagin ay P-U-U-O-O. Kahit na walang aktibong pag-aalboroto ang nagaganap dito. Ang tanging makikita mo lamang dito ay ang lawa ng laban na kumikinang sa lalim na 120 feet. Pati na rin ang makakapal na usok na inilalabas nito na saktong-sakto para sa kanilang concept na nabuo. Araw ng Sabado, November 21, 1992. Ang lahat ng bagay ay planado na. Maayos na nakarating ang kanilang team sa bunganga ng bulkan. Nagawa nilang makapag-shoot dito ng ilang mga shots na kanilang kailangan. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto habang sila ay nasa kalagitnaan ng kanilang shooting ay may nangyaring hindi inaasahan. Napansin ni Hosking na may naging problema sa rotor ng kanyang helicopter na naging dahilan upang mahirapan siyang kontrolin ito
Sa ganitong sitwasyon, mga idol, kailangan ng isang batikang piloto upang magawa pa rin na mapalipad ang helicopter na ito sa ibabaw ng bulkan. Ngunit kahit anong galing ni Host King, ay hindi ito sumapat dahil sobrang kitid talaga ng ibabaw ng bulkang iyon. Kaya naman, unti-unti silang pumasok sa loob nito. Nagawa ni Craig Host King na magpa-circle-circle sa loob nito. Ngunit alam niya rin na kahit konting tama lamang ng elisi nila sa pader, ay maaaring ito na ang kanilang maging katapusan. Buti na lamang at araw nila ito, nagawa nilang makababa sa loob ng bulkan nang hindi man lang nasasaktan ng kahit konti. Napakaswerte nila, mga idol, dahil hindi kagaya ng ibang bulkan. Dito sa PUOO ay maraming mga rock formation sa loob nito na nabuo dahil sa mga mahihinang pagsabog nito. Ganun pa man, ang sitwasyon nila ay sobrang delikado pa rin dahil nastak sila sa loob ng isang aktibong bulkan na anytime ay maaaring sumabog. At kapag nangyari iyon, ay wala ni isa sa kanila ang may matitirang labi. Lahat sila ay malulusaw at maglalaho na parang bula. At wala rin kahit sino ang makakaalam kung ano talaga ang tunay na nangyari sa kanilang tatlo. Nahihirapan din silang huminga sa loob nito dahil walang hangin ang pumapasok sa loob ng bulkang ito. Ang tanging nagbibigay lamang sa kanila ng buhay ay ang maliit na butas sa gilid ng bulkan na kung saan ay may pumapasok pa na kakapurat na preskong hangin. Matapos ang ilang oras nilang pananatili sa loob ng bulkan, ay naisip na nilang umakyat sa gilid nito. Subalit, konting kibot lamang ay nagbabagsakan ang mga batong kanilang kinakapitan. Nagbaka sakali si Host King na paganahin ang radyo sa loob ng helicopter gamit ang mga pinagtagpi-tagping baterya. At himalang gumana ito. Kaya naman, nakahingi siya ng tulong sa otoridad. At nang malaman nga ng park official ang nangyaring insidenteng ito, ay agad silang nagpadala ng rescue. Isang matapang na piloto ang naglakas loob na lumapit sa bunganga ng bulkan at successful siyang nakalapit dito. Kaya naman, naabot ni Craig Host King ang lubid na ibinaba nito at nagawa niyang makalabas mula sa loob ng bulkan. Subalit ang dalawa niya pang kasama ay nasa mas delikadong sitwasyon na ngayon. Napag-isipan kasi nilang ituloy ang pag-akyat. Kaya naman, halos nasa 80 feet na sila noong dumating ang rescue na nagpahirap upang sila ay ma-rescue ng kaagaran. At dahil na nga sa kapal ng usok na ibinubuga ng bulkan, ay napilitan muna ang helicopter na bumalik muna at iwanan na lang muna sila. Si Dodi at si Benson ay nagpalipas ng kanilang gabi sa loob ng bulkan habang pinakikinggan ang kumukulong lawa ng magma at habang nalalanghap ang mga nakakalasong gases na inilalabas nito. Kinabukasan, hindi na natiis ni Dodi ang kanilang sitwasyon doon. Kaya naman, sinabi niya kay Benson na ipagpapatuloy niya na ang kanyang pag-akyat. At ilang minuto lamang makalipas, pagkatapos nito, nanlaki ang mata ni Benson sa kanyang nakita. Nakita niya ang isang katawan na unti-unting nalulusaw doon sa baba at sigurado siyang si Dodi iyon. Maswerteng hindi iyon ang sitwasyon na gawa ni Dodi na maabot ang tuktok ng bulkan at dali-dali siyang itinakbo ng rescue team na nag-aabang sa labas ng bulkan. At ang katawan naman na nakita ni Benson ay isang rescue bag lamang na nahulog ng mga taong nagtangkang iligtas sila. Lunis na, dalawang araw na si Benson sa loob ng bulkan na walang kain-kain at walang tamang tulog. Ang mas masama pa nga
ay lahat ng nagtangkang iligtas siya ay napipilitang bumalik dahil sa sama ng panahon. Kinahapunan, noong umaliwalas na ang paligid, si Craig Hosking mismo ang bumalik para kay Benson upang magbakasakali na siya ay mailigtas. Mabuti na lang talaga at maayos na ang klima noong araw na iyon. Naaninag na ni Hosking kung saan nakapwesto si Benson. At least ngayon, alam niya na kung saan ito malapit. Nagbaba si Hosking ng net at dahil na nga hindi niya naman nakikita ng maigi si Benson, ay umasa na lamang siya sa kanyang pakiramdam at ng kanyang maramdaman na bumigat na ang kanyang lubid ay agad niya itong hinatak. At dito nga ay nakita niya si Benson na nasa loob ng kanyang net na ibinaba. Agad niyang isinugod si Benson sa ospital at dito ay na-confine ito ng halos isang linggo dahil sa dami ng mga poisonous gas na nalanghap niya. Sa kabutihang palad naman ay nakaligtas siya mula dito. Hanggang ngayon sa kasalukuyan ay buhay pa rin ang tatlong magkakaibigang ito at kapag napag-uusapan nila ang nangyaring ito sa kanila dati ay talaga namang namamangha sila. Kung papaanong milagro sila nabuhay mula sa pagkahulog nila sa loob ng bulkang ito. At dito na nga nagtatapos ang kwento natin mga idol. May mga kilala ba kayo na mas malupit ang pinagdaanan kesa sa tatlong ito? Just let me know your answers in the comment section below. Maraming salamat mga idol sa pakikinig. Hanggang sa susunod naman, paalam!